ama ko at ang anak ko. So ako pa talagang kumbaga umarangkada. Ayan. Walang kapaguran, pero tao lang tayo, napapagod din. Kaya nga binabalanse natin ang oras dahil mahirap na. Hmm. So ako naman galing sa Facebook ng isang taon. Maganda naman doon ng isang taon. At least kahit papaano sumasahod tayo buwan-buwan. Ito yung kwento ko. Kaso lang nang nag-revise ang Facebook word, siguro sa dami ng content creator at talagang na-over, parang na-behavioral ba? Parang na-overuse yung ads, kiniklik, ganyan. Na, parang naging ano na yun din yung mga content creator siguro. Nagkaroon si Facebook ng adjustment. So dati, imbis yung mga content namin na 500 views, ay kumikita pa yun ng $5, ngayon, 1 centimo. So versus $5 and 1 centimo, Diyos ko marimar. So nakakasahod ako doon ng $100, $120 a month. O, diba? Nakakatulong na yun pangbili ng diaper, bao ng anak ko. So ngayon, napaisip ako sa YT. So ang YT ay bago lang ako. Buti na lang may account pala tong anak ko na 10 years old dahil mahilig siyang manood ng mga cartoon or mga Roblox. So kailangan siya ng meron kang account para makapag-download. Ngayon ginawa ko siyang channel. Kung may nakikinig dyan, yun po ang simula. So bago pa talaga ako sa mundo ng YT, pero parang matagal na rin dahil nga pariho lang din siya sa mundong kinagalawan ko kay Facebook. Alam niyo ba kung ano lang magkaiba? Siyempre, mas mabigat ang kanyang requirements dito. Yung ang watch hour. Kasi 4,000. Kay Facebook, 600 lang. Yun. So, kaya nga napapaus na ako. Ako ay kay Facebook, makukuha lang din yan ng 2 months na monetize ka na. O kasi, diretso ka eh. Diretso ako magla-live, guys. 2 hours na ako magla-live doon. Alternate, hindi araw-araw. Eh kung araw-araw ka, isang buwan, makukuha mo na yon. Kung kay Facebook ka, kasi 600 watch hour lang ang kanyang need dito. 6 times. 4,000. Ay nako. Kailangan kunting push. Kaya, nandito ako. At kailangan ko ang suporta din ng aking mga kaibigan, pero naintindihan ko sila. Dahil kanya-kanya tayo ng mga hanas sa buhay, may mga busy talaga. So, ang iba makasupport, ang iba naman ay hindi. Maintindihan natin. Yan. Thank you, may naisang naiwan dyan. Tatlo yata ang viewers kong hindi akin. May ninja moves akong dalawa, lima yan. May tatlo pa talagang naiwan. So, ako naman ay nakipagsapalaran sa mundo ng YouTube. Wala lang, kinakausap ko lang kayo guys. Nasa sa inyo na kung makikinig kayo. Wala na kung ganyan lang. Ang tawag dito, namamonetize. At baka ang YouTube din ang makakatulong din sa buhay-buhay namin yung mama ko at ang anak ko. Ayan. So, ang pagiging single, ang solo parent pala, ay hindi. Ganun, kadali, super duper hirap yan ha. At talagang ikaw lang mag-isa. Mahirap talaga. Pagtrabaho, ganyan. Kaya nga, love and love. Ayan. So, yan tayo dito. Nagkwentuhan lang tayo. Kung nakikinig lang kayo, makinig lang kayo guys. Kasi kinakausap ko lang yung 4 na tao ngayon sa harap ko. So ako ay nagpapasalamat din sa mga bagong kaibigan na sumuporta pag may oras sila, sumisilip sila sa aking live. Ayan. At nakikiupo at na nakikinig din sa aking pagkang madaldal. Ano? Actually, less daldal pa to guys ha, kasi papaus na. Kinokontrol ko na lang. Nako, kung hindi pa ako paus, mas level up ang aking energy. Kaso lang eh, kailangan nating i-save ang iba para bukas uli. So, 15 minutes to go na lang talaga. At ako ay matatapos na. So, may 4 pa akong taong nakikita dyan. So, sino kayang 4 na yan? At ipagpasalamat kung yung 2 pala. 5. 3. Kasi yung 2 nga ay akin. Aking mga minions. No? So, 5 yan. So, may 3 dyang hindi ko minions. Kaya ako ay nagpapasalamat guys sa mga taong sumuporta palagi. So alam niyo ba kung gusto niyo talagang ma-achieve ang 4,000 watch hour? Upload kayo ng mga content araw-araw, kahit sa short lang muna. Kung nahirapan kayo ng long video kasi nga na maubusan din tayo. Kahit ang long video natin sa isang week, 3 or 5 content bites na yan. Tapos araw-araw kayo ng short, then ilalive niyo yung 4 watch hour. May chance makukuha siya. Malay mo, mag-trending ka. Pero work hard talaga. Huwag na isipin ang trending. Isipin mo na lang yung goal ng yung watch hour. Ito ba yung kwentuhang usapan? So,
ano ba to?